So ano nga ba ang maintenance schedule ng ating Explorer 250 version 2 or ng GPR 250 or lahat ng mga carb users? So yung mga babanggitin ko dito sa video na to, so ito ay suggested mismo ng CASA. If gusto nyo maging pristine yung motor nyo at hindi basta-basta nisisira, try natin as much as possible sundin natin, okay? Pwede naman lumampas ng konti, pero wag naman yung sobrang tagal. Example na lang, change oil, mag-change oil ka pa after 3,000. Baka sobrang itim na ng oil mo na sa loob, parang uling na siguro. Okay, so remember nyo yan, dapat ingatan natin yung motor kasi tandaan nyo, ang tibay na motor, wala sa brand yan, nasa pag-iingat ng may-ari yan. Okay, simula natin sa engine oil or sa tinatawag nila na change oil. So, dapat, suggested talaga ng CASA is every 1,000 kilometers to keep your engine clean and hindi siya yung mabilis uminit. And at the same time, yung engine oil, its internal parts lubricated. So, mas smooth yung kanyang takbo, basta maganda yung oil, hindi siya sunog. Okay? So, para goods ng ating makina, always engine change oil is 1,000 kilometers. Yung pangalawa naman is car wash. Please lang naman, hugasan nyo naman yung motor nyo. Meron kasing iba na since pagbili ng motor nila, hindi talaga nila ni car wash. Okay? So, kasali yan sa maintenance ng ating car wash. So, ba't ba kasali? Eh, kasi lalo na yung sa ulan, medyo acidic kasi yung rainfall eh. So, medyo corrosive yan. Pag hinayaan nyo yung marumi masyado yung motor, so yung mga pintura niyan, nagagasgas sa mga dumi, and so on. Mas lalong nasisira yung motor nyo. Okay? Sa akin naman, every week ako talaga nagka-car wash ng maayos nito. And as much as possible, i-wax nyo na lang din, no? So, isa din yan para dagdag protective layer sa ating motor. So, next naman natin is yung sa air filter. Yung sa air filter, yung nasa likod ng carb, if meron kayong stock air filter, dito yung stock. Kung pinalitan nyo na, okay lang din yun, meron din filter na iba. Unless na open carb kayo, walang filter yung carb nyo, okay? Suggested na ng CASA is every 1,000 kilometers, i-check nyo. Hindi naman kailangan palitan, but i-check nyo. So, like, example, marumi na, tinisan nyo, then suggested naman ng CASA every 10,000 kilometers. So, mataas-taas yung 10,000. Every 10,000 kilometers, palitan. Okay? Yun yung nakalagay sa table. Next naman is yung sa spark plug. So, dito yun sa loob. Ayan, dyan yung spark plug. So, need nyo din daw i-check yung spark plug nyo every 1,000 kilometers. Check lang nga, hindi sabi palitan. Okay? So, kung let's say nagpapalyado konti, check nyo yung spark plug nyo lagi every 1,000 kilometers. Then, yung suggested naman ng CASA is every 8,000 kilometers need palitan yung spark plug. Kasi, pag sobrang luma na yung spark plug, nasusunog din yan. Kaya, merong iba na namamatayan sa gitna kasi yung spark plug nila sobrang luma na. Pag sobrang luma na yung spark plug nila, paminsan is parang hirap na siya magbigay ng current. So, yun yung nangyayari pag sobrang luma na, parang sunog na yung ating spark plug. So, every 8,000 kilometers, hindi nyo palitan yan. Then, every 1,000, check nyo. Naman is yung fuel valves. So, yung nakalagay dun sa table ng CASA is, list nya lang, i-check nyo yung fuel valves every 1,000 kilometers. So, yung next naman is fork oil. So, yes, sa loob ng fork natin or suspension natin, meron tong oil sa loob. Okay? So, sa table ng CASA, kailangan natin siyang i-check every 3,000 kilometers. Check ha, okay? Check nyo kung okay pa ba. Di ba siya matigas? Di ba siya sobrang lambot? So, check nyo yan. Then, suggested naman ng CASA, when it comes to replacing yung oil sa loob is every 9,000 kilometers. So, mataas-taas yung 9,000 before nyo i-replace yung oil sa loob. Pero if feel nyo, na-check nyo 3,000 pa lang, na-check nyo merong something wrong, so sa akin na lang to nang galing, nagsasuggest lang para condition talaga yung motor nyo, then replace nyo yung fork oils, okay? Huwag natin tipiran yung motor natin. So, ngayon naman sa wheel bearings, may mga bearings sa loob nyan, sa harap, meron din sa likod. Suggested ng CASA pa din is need nyo i-check siya every 4,000 kilometers. So, hindi naman kailangan palitan, check nyo lang kung wala pa problema, hindi ba baka naubos na yung kanyang oil sa loob or yung kanyang grease. So, if feel nyo, parang ang tigas-tigas na ng gulong yung sarap, kung ipaipaikot ninyo, sobrang tigas na pati sa likod, so check nyo yung bearings, baka kulang na ng grease. Or kung feeling nyo sira na talaga yung bearing, then syempre, palitan nyo. Okay? So yan, every 4,000 kilometers, check nyo. Okay? Okay, sa brake fluid naman tayo. So ito yung lalagyan ng ating brake fluid ng stock. So, dito nyo nakikita kung may laman pa or okay pa ba ating brake fluid. So, suggested din ng CASA, check nyo every 4,000 kilometers. 4,000 din. Check nyo if feel nyo matigas na ba or sobrang luwag, ipa-bleeding nyo to. Then, pag nakailang bleeding na kayo ng brake nyo, pag feel nyo na parang nauubos na yung brake fluid, then dagdagan nyo na. Palitan nyo na brake fluid. Or, pag feel nyo parang iba na yung color nito, palitan nyo na din. Okay, so, paano naman mag-bleeding ng brake? So, papaubaya ko na yan sa mga magagaling na mekaniko, no? So, merong video actually dyan ni Pastor J. Moto. So, pwede nyo i-check yan kung paano mag-bleeding ng brakes. Okay? So, sila kasi yung expert dyan. Check nyo yung video nila. Pagtapos na ng video na to, tapusin nyo muna to. Okay?
Well, next naman is yung sa ating bolts. So lahat ng bolts ng motor nyo na makikita nyo every 5,000 kilometers, check nyo lahat. Okay, mga bolts, to mga ganito. Check nyo, higpitan nyo lahat. Okay, so kung feeling nyo may loose thread na or parang wala na yung thread niya, matali na siyang matanggal, so palitan nyo na as much as possible yung mga loose thread na. Okay, delikado yan. Kasi one time nangyari sa akin, hindi ko minimaintenance yung unang motor ko before dito meron ako isa. Yung nangyari yan, yung bolts ng likod sa akin naputo lahat habang nagdadrive ako. So delikado yun, nabigla na lang ako pag mag re-rev ako, walang nangyayari kasi umiikot lang yung sprocket ko dito, pero yung gulong ko hindi na kasi naputo na lahat ng bolts dito. So yan, every 5,000 kilometers, check nyo lahat ng bolts nyo, higpitan nyo, kung merong loose thread, palitan nyo. So next naman natin is yung kadena. So always nyo talaga check yung kadena, okay? So ito, kasi lumuluwag talaga yung kadena nyo as time pass by, lalo na kung sobrang gigil nyo sa throttle, tapos sobrang lakas nyo mag-engine brake, then mas madali talagang luluwag yung kadena nyo. Okay, nasa pag-rides yan. So wala siya specific distance kung ilan yung kailangan na maintenance agad. Pero sa akin, almost 1,000 kilometers pa rin nagpapa-adjust ako ulit, okay? So higpitan nyo yung inyong kadena, pero wag din yung sobrang higpit, baka mapuputol naman. Okay, as much as possible, yung wiggle ng kadena nyo, ayan, yung loose niya, sumabot ng 1 inch yung distance up and down niya. Okay, wag sobrang gipit din, okay? So, dito naman sa kadena, ingat talaga kayo niyan. Kasi, pag sobrang luwag naman yan, tumatakbo kayo mabilis, biglang naputol yan. Naku, marami na didiscretion niyan. Meron na naputulan ng paa ng yung kanyang kadena na lumagitik sa kanyang paa. Ayun, naku. So, ingat talaga kayo niyan regarding sa kadena. Okay, lalo na kung may OBR kayo lagi. Kasi, pag may OBR kayo, may sumasakay dito, yung kadena nyo mas lalong nasi-stretch. Kasi, ito siya, yung rear suspension nyo, tumataas lalo kasi mabigat. So, ang nangyayari niyan, yung kadena nyo laging nasi-stretch. Okay, pag may lagi kayong OBR, mas lalo nyong i-check yung inyong kadena lagi. Remember nyo yan, always nyo talaga i-check yung kadena nyo. Inyong battery. So, wala naman suggested distance talaga kasi nakadepende na talaga yung battery. Baka nakalimutan yung naka-on yung motor nyo tapos hindi kayo umaandar. Ayun, so yung battery nyo. So, pero sa aking experience naman, usually nagpapalit ako ng battery every year. Okay? Every year, kasi usually kasi pag lumalampas na ng one year and a half na, or 1 year and 2 months, napapansin ko talaga medyo humihina yung battery eh. Hirap ka nang mag electric start. So, ang hiyari yan, crank ka muna. Okay? So, yan, ingatan nyo din yung battery nyo. Okay? So, palit nyo din kayo once a while yan. Next is paint. So, alam naman natin, usually yung paint, pag sobrang tagal na, no? Yung paint natin na aagnas. And, wala naman yung right schedule, depende talaga sa paint nyo yan. Kung feel nyo talaga, medyo iba na yung paint nyo, then, ayan, repaint kayo. Example na lang, ayan, paint natin, medyo nagagasgas na. Paminsan sumasakay ako dito, tumatama yung paa ko sa likod habang sumasakay. Ayan kayo, merong gasgas. So, nasa inyo yan, kasali din yan. Sinasabi ko kasi dito is para magmukhang pristine condition talaga yung motor nyo, hindi lang sa mukha, pati sa makina. So, next naman is yung light. So, ito yung pinaka-frequent talaga dito gagawin ko. Every before kayo mag-ride, always check nyo lahat ng lights nyo. Signal lights sa harap, lights nyo kung may ilaw ba, brake lights nyo if gumagana ba ng maayos. So, check nyo yan every time before kayo mag-ride. So, yan, check nyo yan always, lalo na pag may hindi kayo gumagana na lights, lalo na brake lights yung sa likod. Alam nyo naman, kinuhuli yan. So, always nyo talaga check yung lights nyo every time before kayo mag-ride. Ayan, isa din yan. Always nyo yan check. Kasi paminsan, yung mga lights natin, wiring lang talaga yung kulang yung paminsan eh. Kala natin ponder na, kala natin sira na yung lights. Then, maayos na wiring lang pala yung kailangan, okay? Okay, next naman natin is yung curb. So, alam naman natin, yung curb, paminsan, narurumihan yan. Lalo na sa mga naka-open curb, sa open curb, madalas talaga kayo magpalinis niyan. Pero since may mga filter dyan, dagdag protection para hindi marumihan. So, as much as possible lang, linisan nyo sa akin, almost 5,000 kilometers. Ayan, pinapalinis ko yung curb ko para pristine condition pa rin. Hindi siya yung mga dumi niya sa loob, hindi siya nagtatagal doon. So, next is yung ignition coil. Nasa loob yan, nandito yung banda na sa loob. Ignition coil natin, sa gitna. Yung mga ignition coil kasi madalas, sobrang tagal, medyo nahihirapan din yan o nag-ground na pag umuulan, nababasa, namamatay yung ignition coil. So, yung napapansin ko. Pero usually, yung sobrang tagal naman. Yung sa akin, siguro mga 20,000 kilometers before siya nasira. Yung before ko na motor yun, hindi ito. Okay, so mga ignition coil in general na yan, pag nababasa, namamatay. As much as possible, palitan niyo yan ng every 20,000 kilometers or 10,000. Or, if pumapalyado na talaga siya, palitan nyo na talaga. Huwag kayo maghintay ng matagal pag pumapalya na talaga. Usually yung mga motor natin, yung mga ibang mga carb is namamatay siya pag ulan dahil sa ignition coil, nag-ground. Okay, aside sa carb, yan usually yung reason talaga. Next naman is yung clutch natin. Nandito sa loob ang clutch. Soon kasi napupudpud yung clutch natin. Kung merong iba dyan nakakapansin yung clutch, pag sinobrahan nyo bilis ng inyong acceleration tapos half clutch lang, tumutunog like, ayan na, may pa sound effects pa sa ating bibig. Yan, nagsaslide na yung clutch nyo sa loob.
loob. Okay, so palitan nyo din yung ating clutch lining, clutch plate, springs. Okay, basta maintenance nyo din yan. So wala tayong specific na distance nyan. Okay, na depende kasi sa rider kung gano'n sila ka grabe mag-throttle habang naka-clutch or tapos binibigla nila. Meron din yung iba na hindi pinapatay yung acceleration nila habang nagkakambyo. Yan yung mga mabilis na nahihilis yung kanilang clutch. Then, isa din, yung ating clutch cable. Siyempre, yung cable, lumuluma yan. Siguro, sobrang tagal din. Depende din yan, okay? Mapapansin nyo yan kung matigas na. Feeling nyo sobrang tigas na yung clutch cable nyo. Matigas na masyado to. Tapos yung bago pa smooth. So, ayan, try nyo palitan ko kasi kung tumitigas yan, baka anytime pwede yan maputol. Marami nang naputulan ng clutch cable during nagra-ride kasi sobrang luma na daw. Okay? So, ingatan nyo din yung clutch cable nyo. Next natin is yung gulong. So, yan, may pa-chicken strips tayo. Okay, so, alam nyo ba yung gulong? Ayan, merong nakikita kayo dyan. Ayan dyan. Nasa loob nyan, merong parang square na, ayan, halata nyo. Pag yung thread ng gulong yung umaabot na yan, pantay na sa nakalagay dito, ibig sabihin yan, kailangan nyo na magpalit. Okay? Yan yung indicator. Okay? Pag umaabot na tong gulong nyo mismo dito sa loob, ayan yung merong linyang konti dyan, palitan nyo na gulong nyo. Delikado na yan. Motor natin is sa gulong lang umaasa yan. Yung gulong lang ang nakakonek sa road at sa motor natin. So as much as possible, huwag nyo tipirin yung gulong nyo. Kasi pag sobrang tipid naman, let's say slide yung gulong nyo, pag nag-hard brake kayo, ayan, slide kayo. Ayan. Pag nagbabanking kayo, ay tila yung banking nyo, na-slide kayo, ayan, palit ka nga ng bago, pero yung bagong gulong mo, let's say sobrang mumurahin, parang kasing grip lang siguro ng pudpud na gulong na harap mo. Huwag naman sana ganun. Huwag nyo tipirin yung gulong nyo. Natin is yung handle grips. Siyempre, napupudpud din to. Okay, so nakikita nyo sa akin, hindi ko na din to palitan. Ayan, reminders na sa akin yan. Oh, pudpud na. Hindi naman ganun to siya ka-fatal in case pudpud na. Magagamit nyo pa rin naman to. Pero nasa inyo na yan, kung ayaw nyo nang tingnan ng ganito, siyempre, palitan nyo kung pudpud na. Okay, nasa inyo yan. Okay, so last but not the least, so yung brake pads nyo, need nyo i-check yung brake pads nyo every 5,000 kilometers. Check nyo if pudpud na ba or hindi. Okay, nakaka-brakes pa ba kayo ng maayos or baka sobrang slide na. Okay, pag feeling nyo, hindi na siya yung normal na pa-brakes, sobrang hina na. Okay, so palitan nyo na brake pads nyo, okay? But check nyo every 5,000 talaga. Okay, pero pag check nyo na 5,000, if okay pa naman, wala pa naman problema, so okay pa. Pero nasa'yo, if kaya nyo talaga, sa akin lang to, every 5,000 kilometers, palitan nyo mga brake pads nyo para completely safe and fresh yung ating brake. Eh? Ito nga pala yung table sa kasa na pinicturan ko. So, nagpaalam ako niya na baka sabihin nyo, picture ako doon na walang paalam. So, ito yung table na pang-maintenance. So, ayan, pumayag sila na picturean ko para i-share ko sa inyo, para sa inyo. So, ayan, maintenance schedule nyo. Meron na kayong schedule nyan. Pwede i-save nyan, screenshot nyo. Regarding naman sa maintenance, if nagtataka kayo, ano ba yung mga compatible parts na pwede natin gamitin dito? Okay, so yung mga pwede papalit kung mag-maintain tayo. So, if curious kayo nyan, so pwede nyo i-click yung video na to para malalaman nyo lahat ng mga compatible parts na pwede natin gamitin dito. And if na-enjoy nyo yung video, don't forget to hit that subscribe button down below. And thank you for watching. Ride safe!